Good morning guys, nandito ako ngayon sa taas ng bahay namin. Tinitingnan ko lang itong rambutan na ito. Malalaki na sila, malapit na ang anihin. Yan na, marami-rami. Mas maraming buhay nito isang rambutan na ito kaysa doon sa isa, sa likod bahay namin. Ito yung nasa gilid eh. Harvest na naman ang bunso ko ng buko. Yan. Mamaya, anhin natin. Ang dami ko palang linisin dito guys. Yan. Dami kong mawawalisin. O yan. Dito sa taas. Kung inubos ng anak ko yung buko. Ay hindi. Mayroon natira pa pala yung buko. Sa likod ng buko. Buta namin dito sa likod ng bahay. Ay, maliliit pa. Mas malalaki ngayon na doon kanina guys, diba? Yung isang puno. Yan. At least, may nabuo kahit inulan ng inulan. Ito kasi ang kontra ng mga rambutan eh. Parang mangga lang yan guys. Maliliit pa sila. Pero meron. May natira sa tinamaan ng ulan. At yung malunggay ko, ay nako, yung mga bunga. Tuyo na, ito yung itinatanim na. Yan. Malapit ko ng putulin ng mga ano, pag may time yan. At yung mangga. Sa kabilang sapa. Diyan kami nangunguha guys, yun hindi na makuha yung kasi nasa tuktok na. Yan. Yun nga guys, nandito ako sa taas ng bahay namin ngayon at bala ko maglinis dito kasi ang daming dahon-dahon. Saglit na ako dito. Grabe yun ito. Yun. So, mamaya ulit guys. Maglinis muna tayo. Wow, gaganda pa rin ang mga flowers niya. Ganda. Yung nahiyang kayo dito dahil mainit. Kala ko ano, tapos na kayo mamulakaw. Hindi pa pala. Ganda rin ito guys. Wow, itong tuwa kayo ha. Ito kasi yung halaman na ito. Mahilig sa tubig yun. Yan. Kaya itong tuwa siya. Yung taglang. Libre dilig ako ngayon guys. So yun nga guys. Bago tayo maglinis doon sa taas ng bahay. Diba sabi ko kanina magwawalis ako doon, ang dami ng mga dahon doon ang daglagan. Galing sa puno, syempre. So yun, maglilinis muna ako dito sa loob ng bahay namin. Habang tulog pa ang mga kasama ko. So, walang gorang yung kwenina, kaya ay, sa totoo lang, araw-araw ko naman itong ginagawa. Diba? Ang bago. Pag ina ka ng tahanan, yun, trabaho mo yung lahat. All around, yun. Sino nakaka-relate dyan? Siguro lahat ng mga ina. So yun, umpisa na natin mag-ulis guys. At, grabe init. Hindi ako nakatagal doon kanina sa taas. Tagagal ang pawis ko. Wala. Hindi ako tumagal doon. Eh. Grabe init. Eh, doon dito nga sa baba, mainit pa din. Yung kita mo yung pawis. Eh, yung queen na. Grabe. So yun, samahan niyo ako. Magwawalis tayo. Kung ito, oh, iniwan lang yung kanyang sapato sa ilalim ng kuwad. Tingnan mo yan. Paano ba yan? Ang lalaki na yan, ha? Kaya pagiging ina, guys, walang katapusan talaga, eh. Malalaki na mga anak mo. Oh my God. Ano ka naman, mal? Hindi naman. Ano lang? Hindi tayo pwede umangol sa pagiging nanay natin. Ginusto natin yung maging nanay. O di, ano, good luck sa'yo. Wala naman nag-utos sa'yo maging nanay. Ba't ka nagre-reklamo? O yun, di ba?
So yun, choice natin kung maging nanay ka. Yun. Tapos yun, ganun talaga ang pagiging magulang. Walang patapusan. Kahit may mga kanya-kanyang pamilya na yan, ano pa rin yan? Sa magulang pa rin yan, tatakbo. Hindi man sa pera, sa ibang bagay, yung may sila pagkikwentuhan, ang kanilang mga hinahing sa buhay, yun. Alam na nila, sino nakaka-relate dyan. Sila. Grabe, pahis ko, guys. Eh. So, yan. Tapusin na natin itong paglilinis natin, guys. Mamaya uli. At baka tamarin na ako, eh. Iwanan ko to, eh. Kayo pagwalisin ko nito. Joke lang. Sige, bye, guys. Ito yung magwawalis ako sa sala. Sa mga ilalim ng upuan niya na nakukuha ko, ito yung magwawalis ako. Kasi yung mga apo ko dito naglalaro yan madalas sa sala. Yan. Yan, sila may gawa niyan. Alangan naman ako. At alangan naman kayo. O, diba? Yan, mga pinagbalata na. Inuhulog lang sa likod ng sofa. Yan. Tapos yung tita naman niya, yun. Pag naggupit-gupit, iiwanan na ganyan. Diba, guys? Yung bongga. Galing, paano hindi mo dilinisin araw-araw? Kung ganyan, makukuha mo rin araw-araw. So, yan. Sino nakaka-relate dyan ng mga lola? So, yan. So, hindi naman ako nagagalit. Natatawa lang ako. Ginawang basurahan yung likod ng sofa. Kaya talaga araw-araw lagi kong chinecheck yung likod ng sofa, ilalim ng sofa. Yan ang papel ng mga lola. So, yan. Ano guys? So yun guys, natapos ko na linisan itong sala pa lang guys na nalilinisan ko. Hindi ko pa nalilinis yung kwarto, hallway, at saka yung kusina, at saka yung labasan. Diba? Ito pa lang, pagod na ako eh. Nakakapagod yung ano, yung init. Hindi ka napapagod sa ginagawa mo, yung init nakakapagod din guys. So yun, pahinga muna ako guys. Sala lang muna, maya-maya na yung iba. So yun, maya uli guys. May pahalaman tayo guys, yan may halaman kasi ako sa loob ng bahay, totoong halaman yan guys ha, hindi yan fake, totoong halaman yan. Yan, nanginginig yung kamay ko, napagod yata, pasensya na kayo, gumagalaw yung camera ko. So yun, yung mga halaman ko na ito guys, dito sa loob ng bahay ko, ano yan, salit-salit yan, kasi pag hindi mo sila papalitan, nanginginig yung kamay ko guys. Pag hindi mo sila papalitan, malalanta sila or naninilaw yung mga daw. Kaya, mga ilang araw, lalabas ko sila, papalitan ko ng iba. So, dalawang paso lang na may nasa loob ng bahay ko na inilalagay ko. So, salit-salit sila. So, yun nga guys. Tagaktak na ang pawis na yung kuna. Tulong-tulong. Tumutulong na yung pawis ko sa aking mukha. Yan ang ebidensyang mainit. So, yun. So, kahit nakakapagod, masaya. Masaya maging nanay kung gusto mo ang ginagawa mo. Yun. Isa guys. Yan. O, oh, diba? May lamok pa. So, yun nga guys. Natapos ko na dinisan yung isang kwarto pa lang. Kasi tulog pa yung nasa kabilang kwarto. Kung saan nandoon yung aircon. Sarap ng tulog nila guys. Malamig eh. Ako, tagaktak yung pawis. Hindi nila alam na naglilinis na ako ng buong bahay maliban sa kwartong yun. Yun, natapos ko na rin linisan ang kusina at isang kwarto. Itong hallway ito. Yun, kaya tagaktak ang pawis ng iyong kuna na yan. Ebidensya, basa yung damit ko. So, hindi ko na rin maipakita sa inyo kung paano ko linisin mamayang hapon yung nasa taas, yung mga dahon doon. Kasi, hindi ko nga alam kung maglilinis ako doon ngayon. So, dito yun.
Kaya dito ko natatapusin ang aking mga hinaing sa paglilinis. Hinaing talaga guys, gumagalaw na naman aking kamay. Pinakita ko lang yung paano ang ano ko araw-araw. Yun, ganun ako araw-araw dito sa bahay pag wala akong lakad. So yun, yan ang libangan ko, maglinis, magkakalko, maghalaman, lahat na lang. Yun ang ginagawa ko pag wala akong lakad tulad ngayon. Salagaan natin at mahalin ang ating kalikasan. At nakakabahala na, tingnan nyo, nung nakaraan, bumaha dito sa amin. Kasi yung dating sapa yan, ngayon isang lumaki siya, ilog na talaga. Yun, lumaki na lumaki habang tumatagal ang panahon. Ganun talaga siguro. So, dati hindi kami nababahala na may sapa sa likod bahay. Kasi ang liit lang yan talaga, sapa nga lang. Tapos nung kalaunan, yan, ganyan na. Nararanasan na namin ang bahain. Eh, wala naman kaming choice. Dito kami nakakuha ng pagtatayuan ng bahay na ito. So, yun. Ganun talaga. Hindi lang naman siguro ako nakakaranas ng baha. Pero alam mo, nung araw, hindi ko talaga nararanasan ng mabaha. Naalala nyo yung undoy? Yung undoy dati, nabang taon yun? Hindi, binaha ang lugar na to. Kung kailan nagtayo, yun na sa kabilang sapa. Kasi dyan tumatapon lahat ng tubig dati. Hindi ko alam bakit tinayuan yan. Hindi naman dapat. Kasi doon talaga ang takbo ng tubig. Yung volume ng tubig doon ang takbo kasi. Tsaka doon puro kawayan yan, mga puno. Ngayon, hindi bahay na yung tumubo guys. Kaya kaswapangan ang tao talaga. Ganun talaga nangyayari. Hindi naman hindi naman kanila yung lupang yan. Daanan na nga ng tubig, di ba? Pag-aari na yun ng tubig. Tama ba yun? Basta bahala na kayo guys. So bye guys. Be good, be kind, alagaan at mahalin natin ang ating kalikasan. Bye.